Alright mga kamungkil, no? Magandang hapon sa inyong lahat. So ngayong araw mga kamungkil, o ngayong hapon is papaabot lang tayo ng update mga kamungkil sa trabaho namin dito. Okay. Right, ayan mga kamungkil, maraming nagtatanong gaano daw kalaki yung trabaho namin dito. So hindi naman gaano siya kalakihan mga kamungkil. At siguro yung gastos ni Sir dito is nasa milyon na, no? Yung gastos ni Sir o malapit isang milyon o sobra isang milyon na. So yung kulang na lang dito mga kamungkil na malaki pang trabahoy namin, ito na lang, itong pagbabakod dito. Tsaka maglalagay ng bubong dyan para sa grahe ni Sir. Ito kasi yung may tangke, kasi yan yung grahe ni Sir, no? Next week mga kamukil, expected ko na mapadira na to at saka mabubungan, no? At saka mapluringan na rin. So yung panghuli kong trabaho dito, yung paggawa ng gate dyan na folded type din. So yun kasi yung nakalagay sa ano, gusto ni Sir, no? So kasali pa yan sa kontrata ko dito. Alright. So dito mga kamukil, ito yung unang trabaho namin dito pagka umpisa namin dito. Yan, nag-umpisa kami dito mga kamukil September 23 ata yon, o nakalimutan ko na kung anong pizza yon. Nasa kontrata namin ni Sir yon. Ito yung pinakauna namin trinabaho sa taas, slab, no? So dito malalagay yung tangke sa taas, and then yung linya ng tubig mga kamukil lang dun sa likod, yun na yung paakyat dun sa taas. O, yung plumbing dito hindi kasali sa kontrata ko. Pero hindi pwedeng mag-flooring ako mga kamukil na hindi walang mag-install sa plumbing, no? Kaya in-install ko na lang at nag-additional na lang si Sir. Napag-usapan na namin to. Although may mga trabahuin pa ko dito mga kamukil na kailangan mag-additional ng may-ari dito, no? Tulad ng pagkulay ng mga railings. As hindi yan kasali sa ano ko mga kamukil, pagkukulay ng mga railings. Hindi yan kasali sa kontrata ko yung mga pagkukulay na. Okay, so ito, ang kulang dito, lababo nagawa na. Pero tiles na lang yung kulang. So hindi ko pa ma-tiles mga kamukil kasi nakikita nyo wala akong finishing. Ito na lang na part dito mga kamukil yung pipinishingan. Ito. So sa Monday, maumpisahan na itong mapinishingan. And then siguro, ma-tiles na rin itong lababo. At dito sa flooring, wala itong tiles mga kamukil. Yung napapansin nyo, maraming tiles na nakatambak. Yung mga tiles na yun mga kamukil dito, yan sa loob, no? Ito. Ito yung pinaka-main na second na ground floor talaga mga kamukil. And din sa taas mga kamukil, nakikita nyo, ayan, nakasiling na siya. So walang design yung usapan namin ni Sir dito. So nasa sa may-ari na yan, kung gusto niya nang ma-improve pa tong case amin niya, marami tayong pwedeng gawin design dito para mapaganda. Yan, plain lang siya papunta dyan. So yan, chandelier yung makalagay dyan. Bukas siguro mga kamukil, pagkakabit na ng mga ilaw yung trabahuin ko, para habang magta-tiles, maliwanag na. So yung mga switch dito mga kamukil, okay na to na abang ko na to, yung mga saksakan. Yan. Dito rin sa loob kanina mga kamukil, tinapos ko sa pag-electrical. Ayan, hindi ko pa nalagay yung mga CO pati switch, nandito yung switch niya. Tubang switch yung naka-detalye dito dahil dito isang pin light. Yan, yung pin light dito sa kwarto nila sir, sabay ang sisindi. May isa pa dito pero hindi ko pa nalagay. Yan. Isa din dyan. Tapos ito na sa center mga kamukil, chandelier din yung malalagay, no? So ganyan yung nilagay ni Sir sa kanyang light planning, no? O sinusunod lang natin. Ngayon mga kamukil, nakikita nyo hindi pa tapos yung pagkikisami, kasi kalahating araw lang namin itong trabaho mga kamukil. Ito dito, mahirap kasi ito. Napapansin nyo yung area, no? So bukas matatapos to. At palipat-lipat lang ako ng trabaho mga kamukil. By Monday siguro umpisahan ko na yung pag-tiles dito. Sisikapin ko itong matiles na ito sa Monday, makapag-umpisa na ako sa pag-tiles. And then dito sa labas mga kamukil, ito rin yung trabaho ko kanina. Ha, pagkatapos ng nag-electrical, ito yung dinanata namin dito. Kasi bukas mga kamukil, ito yung target namin na mapluringan. Ito na yung pinakahulwi ni Sir. Yan. So mapluringan to at saka yung nasa loob. Sa loob mga kamukil, sa tindahan nila Sir, yan na. Ito na yung forma. Tapos na yung pagpapalitada, kaya bukas kailangan matapos to sa pag-flooring. Ito yung sisikapin namin bukas na ma-flooringan. Bali tatlong tao kami dito, and then dalawa yung magpapatuloy dyan sa pagkikisami para matapos na. By Monday, makapag-tiles na ako. Gusto ko kasi mga kamukil mag-tiles. Wala na nang trabahuin sa taas. Lahat sa baba na lang. Okay, ito na yung forma dito sa bunog! Ay, hawa. Yan si bunog mga kamukil. Ito na yung hindi ko pa natapos sa pag-prepare kasi nga nakikita nyo
may pamatungan pa. So tapos naman sa pag-finishing dyan, kaya aalisin na yan. Tapos ipagpatuloy ko to sa pag-prepare bukas, yan, para ma-fluoringan na. Siguro matapos to bukas, mga kamukil, isang araw. O hindi abutan ng isang araw, maliit lang naman tong fluoringan namin. Tapos dito, bakante to dito, mga kamukil. Yan, napapansin nyo, dito madadaan yung hagdan. Yan, so yung hagdan nandito, nandito yung landing nya. Master Buit kasi yung nag-layout nito. Pero kapag hindi mag-duty si Master Buit, ako nang gagawa nito. Yan, papunta dyan yung hagdanan. Punta dito. Dito yung landing nya. So ito dito, open to. Ito na part dito. Hindi masaraduhan to dito. Yan, dito. Dahil tindahan to, pwedeng lagyan ng mga stocks dyan sa ilalim ng hagdanan. Okay? Pero dito, mga kamukil, sa gilid na to, applyan ko to ng flexiband. Dito sa gilid na yan, may flexiband pa naman akong tinira doon para dyan. Yan, yung CR natin sa taas, hindi pa natapos sa pag tiles kasi inapplyan ko ng flexiband sa loob ng 3 araw. Winater testing ko pa yun, mga kamukil, no? So 2 araw ko na na-test sa pagpapatubig doon sa taas, at awa ng Diyos, mga kamukil, wala naman tagas. Alright, so pagtapos nito mapluringan bukas, Monday na naman, ito na naman yung palagyan ko ng priming. Ceiling joist na naman para makisamihan to. Okay. So yung pinaka-update talaga dito sa bahay, mga kamukil, tingnan natin ano yung forma. Alright, so yan na yung forma niya, mga kamukil. Yung mga railings niyan, mga kamukil, ayan yung sasabihin ko pa sa may-ari dito kay sir, na kung pakulayan niya, hihingi lang ako ng kunting additional kasi hindi yan kasali sa kontrata namin. Yan yung mapapansin nyo, trellis type yung ginagawa ko dito sa pinakaharap, kasi pangit naman kung puro na lang railings makikita, kaya ginawan ko siya ng trellis type dyan. Pag makulayan yan, mga kamukil, full black lang ikukulay dyan, maganda na yan, oh. So primeran muna natin ng gray, tapos kulayan natin ng itim. So napakaganda na nito. Yan. Yung salamin, kinausap ko pa yung tao kanina na manalamin, papasa pa ako ng quotation. Kasi 2 tao yung pinuntahan ko, mga kamukil, para tingnan natin yung quotation nila, kung sino mas mura sa kanila. Right? So yan na yung forma niya. Sa baba, may mga hollow blocks. Itong hollow blocks, mga kamukil, bagong bili, 500 pieces. So para yan sa pader. Sobra na siguro yan, mga kamukil. At kung magkulang man, pero imposible magkulang yan, mga kamukil, kasi binilang ko na yan. So dito, ito na yung pinakatindahan nila, sir. So yung mga kahoy, hindi ko pa naasikaso. At ito yung binili sa akin ni sir, na gusto niya ng kunin para gamitin dun sa kabilang project. So hindi ko pa naasikaso kasi pinukusan ko muna tong trabahuin talaga sa bahay. Kasi malaki pa, mga kamukil, na hindi may ano ako. Hinahabol ko kasi yung pampasaho dito, mga kamukil, may limit na lang ako para matapos siya. So sakto-sakto lang yung naiwan para sa pasahod ng mga kasama ko dito. Right? So yan lang, mga kamukil, no? Yung aking mapapaabot na dagdag video ngayong araw, no? Dito sa loob, tapos na siya, nakisamihan na. Right? And then dito sa kwarto, bukas na lang pagpatuloy ito. So matatapos to bukas. By Monday, umpisahan ko na mag-tiles dito, mga kamukil. Umpisahan ko na. Okay. So yan lang, mga kamukil. Maraming salamat. And once again, Monkil on the vlog. Thank you.